ito, yun mga besiko. Ito ako sa labi, nagantay ako na tatan sa akin na tatay kasi pupunta ako sa ospital dahil yung tita ko ay critical. Ang kapatid ng mama ko. Pangit yung gising ko ngayong gabi. Gabi na ako nagising para akong hinahatak sa kama. Hindi ko naman para i-vlog yung mangyayari doon mamaya kasi private siya ng tao, hindi naman lata na doon ay vlogger, ganun. So, na-update lang ako. So, ayun, yun nga, hindi ko alam paano ako magsisimula. Hindi ko na video yung kahapon. Siyempre, sabi ko nga, diba, privacy sa part ng family ko na hindi naman very open sa public, but, kahapon, diba, sabi ko, pumunta ako kasi na-hospital yung tita ko, kapatid ng mami ko. Hanggang sa nangyari. Ang bilis eh. Hindi na ako mag-into details kasi nga, privacy nila. Pero dahil ako, nakadaily upload ako at I need to work. Ang nangyari, andun lang kami. Dumating ako ng gabi. Siyempre tulungan kami. Damayan kami sa mga nangyayari ng mga pinsan ko na magkakasama kami lumaki. Na maalam na po yung tita ko nung madaling araw. Maraming mga pag-uusap ng desisyon, pero yun nga, hindi ko naman pwede ikwento. Kapatid kasi ng mami ko, kaya medyo masakit kasi yung tita ko na yun, isa sa mga nagpalaki sa amin kasi wala yung mami ko sa tabi namin. Wala rin kaming daddy ni Ate Marie. Gabi tong taon na to kasi kakapaalam lang ni Lola this year. Tapos sumunod naman yung panganay niya. Kaya medyo maraming iniintindi. Yun yung nangyari. Ang bilis ang pangyayari. Parang nahimatay lang daw, sinugod. Tapos, nilagyan ng tubo and all. Tapos, machine na lang daw at saka gamot yung napapagana. Very little chance na maging okay lahat. Pero yun, ganun. At, so yun, magiging busy ako sa mga, oh my God, hindi ko alam kung nasabihin ko. Alam mo, para akong natutulala na nabablanko. Yan. At, syempre, masakit sa amin to eh. Puro ako iyak kahapon eh. Puro talaga ako iyak kagabi. At, talagang iniiyak ko siya. Sila ko ilabas eh. Si Harvey, yung pinsan ko, syempre. Ang namaalam po na mami ay mami po ni Cha Panganiban. DJ Cha Panganiban, yung pinsan ko, kilala nyo naman. At saka si Harvey Panganiban. Siyempre tulala si Cha. Iba pa niyang mga kapatid. Nakakatulala ang bilis ang pangyayari. Siyempre si Harvey, alam nyo naman, wala dito. Naka-rehab. At nabalitaan namin na pwede siyang lumabas para makita yung mami niya. Pero hindi niya alam eh. Kung ano kasi nangyayari sa labas, so mamaya makikita namin siya. Kaya, ayun. Yung nag-update na lang ako ng gantong solong salita ako. Kasi alam niyo naman, basic ko, ang vlog ko ay yung whitey ko, yung pag-share ng buhay ko. So, medyo mabigat yung mga ganap. Kasi, syempre, isa yun sa mga tumayong nanay sa'yo.
Mamaya yung lola mo makikita mo. At saka yung daddy mo pwede mo makita. Mama! Ha? Mama! Ano yun? Ano yun, Happy? Hmm? Hindi daw ito makatulog ilang araw na, no? Isang araw. Lola. Si Mama Lola. Mamaya makikita mo. So, ang mangyayari, makikita kay mamaya. Mamaya yung daddy mo, si... Wishy-wishy-wewit. Makikita sila. Malaki yung chance. At, tawag dito, abulang ko talaga ako sa mga sinasabi ko. Buti na lang may happy. Ang happy-happy ng life. Pag may happy, ay, hindi nga makatulog si Happy no isang araw, no isang gabi, tapos parang nanginginig, tapos nagigising, parang may something daw. Tapos, afternoon, kanina buong maghapon siyang nakakatulog daw. So, wala pang tulog tong batang to. Sabi namin may meaning to pag ganito, siguro. Ah, sige, bye-bye, laro ka muna. Bye-bye! So, andito na kami ngayon sa burol. May nag-iingay na bata. Happy! Wala na si Lola, wala na. Wala na. Hindi na makakasama. Happy, anong gawa mo, Happy? Eh? Wala kang paalam-alam, wala ka pang kamuang-muang. I love you. Tita! 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 Ano yan, Tita? Tita! Ay, scoop. Tawag mo si Tita? Hindi ganyan tumawag. Kiss mo si Mami. Hi, Happy ah! Happy ka ba? Kasama mo ang daddy mo? Ang totoo mo ang daddy? Ay, antok! Sobrang naman happy, sobrang happy! Ay, sobrang naman! Andyan na ang daddy mo! Dada. I'm so happy for you, baby. Kasama na ang daddy. Kasama ang daddy. Oo, baby. Ayo. And so ngayon, hindi ko alam kung third day na, no? Second night nung nangyari, kakagaling ko lang din ulit dun sa Burol. Siguro, mag-broad kayo kasi parang paiba-iba, parang walang ito ngayon, ganyan. Medyo random videos na gusto ko lang magkaroon ng memories from my tita or Mami Joy. Magod din siguro kayo kasi ba't binala din yung pinsa ko si Harvey. Ayun, pinalabas muna namin siya. Siyempre kung asan siyang program, alam niyo naman kung ano yun. At para makita niya yung mami niya, medyo naging madrama. Pero nag-reunite ulit sila ni Happy, ni Papi, tsaka syempre ang tatay nga ni Happy na si Harvey. Nagkaroon ng bonding silang tatlo at doon kami naging happy. Syempre sobrang na-miss ko yung pinsan ko. Hindi na rin namin na video yung todong iyaka na nangyari kasi busy eh. Kaya ngayon nakat muna yung daily vlog ko. So, papahinga na muna ulit ako kasi maaga na mamaya. Thank you.
So, ayun, mga besi ko. Ilang araw kaming iyak na iyak, syempre. Ilang araw magagawa kundi umiyak kasi hindi mo nakabalik yung buhay. Kaya kayo, mahalin niyo yung mga tita niyo. Kasi yung mga tita niyo, yan yung mga sumusuporta at nag-aalaga sa inyo kapag yung mami niyo wala. Yan, mga tita, mga lola. It was really hard kung ano nangyari sa amin, pero ang galing lang kasi nagpaswap pa siya noon kasi at nag-ready siya para sa test niya. Then, alam niyo pala siya nagpaswap kasi nag-negative siya para magkaroon siya ng burol. Parang ganun yung nangyari. Ang bilis. Alam ko medyo magulo tong video ko na to, pero kasi hindi naman na lahat parang na video, hindi na lahat na-explain. I just feel like kailangan kong mag-update sa inyo, ganun. Tsaka gusto ko magkaroon ng memory sa tita ko na kung narinig mo ko ngayon, Mami Joy, gusto ko malaman mo naman na mahal kita at nandito ako para sa mga anak mo. Hindi ko makakalimutan ang mga turo mo sa akin na pagpagulong cabinet, magulong bahay, magulong buhay. Mga bagay na siyempre dahil wala akong nanay. Nandito yung mama ko. Kayo rin dyan. Yung manasal ko na parang ako may mami na napupunta ng Robinson para makabili na isang t-shirt. Na paminsan, very good ka na kapag makdo. Salamat. Salamat, ma. At dami ko na naiyak. At dami ko na... Ano pero naiyak pa din ako, sorry. Mahal kita, mami. Pasensya ka na. Nagalit ka siya sa akin eh. Huli na yung pag-uusap. Last week lang yun. Last week. Pero binada lang ng video ko yung minsan ko si Chance. Bigla siyang dinamay kasi galit siya sa akin. Natampo. Dahil kay Harvey. Dahil hindi ko sinabi na magpaparehab nun si Harvey kasi ayaw ni Harvey. Naiipit din kasi ako eh. Siya siyempre sa akin yung iba niyang anak. Sabi niya sa akin, Tony, ang ganda-ganda mo. Mahal kita. Tapos sabi niya kay Teronia, ang ganda-ganda mo, baby, I miss you, I love you, mahal kita. So pag-uusapan namin yung bill sa hospital niya kung anong kailangan. Di ba, bay, sige, mahal kita. Yun lang, sabi niya pa ulit, mahal kita, ang ganda-ganda mo. Pasensya ka na, ma, kung habang nandito ka, di ako bagay sa'yo kasi tatampo ka sa akin, pero nung huli, salamat sa pagpapatawad na hindi kita na-inform sa naging desisyon ko para sa anak mo kasi ilang beses na nangyari. Bigat na nangyari, pero syempre kailangan tuloy lang ang buhay. Hindi na ganun yung buhay kapag nawawala ka ng mga mahal sa buhay. Hindi na siya tulad ng dati. Kasi ang galing kasi, pasyam niya pa. Christmas, so magkakasama kami lahat magkipinsan ng Christmas kasi kanya-kanyang buhay kami eh. Ginawa niya magkaroon siya ng burol kahit pandemic. Kasi nagkaroon ng reunion, nagkaroon ng pag-uusap. Naging united ulit kami ng family namin, ng mga pinsan ko kahit busy pa lagi. Ngayon nagkaroon ng ganun. Wala akong masabi kundi salamat sa tita ko, sa panganay na kapatid ng mama ko. Kundi salamat. Salamat, ma. Salamat, Mami Joy. Mahal kita, ma. Miss ko yung maganda mong mukha. Ay, miss kita. Sobra. Kahit nung bandang ko, hindi kita nakakasama. Ay, miss ko lahat ng kaartihan mo, mami. Natutulala pa din ako. Pero ganun pa man, syempre. Kailangan tuloy ang buhay. Kailangan din maging strong. Kasi meron tayong anak. Natatakot lang ako. Kasi natatakot ako na syempre. Kapatid yun ang mama ko. Tapos yung sumunod ng kapatid kasi yung mama ko, diba? Kakasunod sila. Natatakot ako. Lagi ko sinasabi, Mami Joy, pag nakasama mo si nanay at nakusap niyo si Lord, sabihin niyo muna yung mama ko, ha? Huwag muna susunduin. Kasi hindi ko pa nakakasama yung mama ko. Gusto ko ba makasama yung mama ko? Lumaki na ako, wala akong mama. Baka naman kahit magkaroon ako ng maraming pagtaon, nakasama siya.
Grabe, sorry. Sobrang, ano lang, sobrang lungkot nung nangyari. Ayun. Again, tuloy lang ang buhay, syempre. Kailangan natin yung masaya. Meron tayong anak. Meron tayong mga pamilya. Tuloy lang. At, ngayong Pasko, magiging mag-asama kami. Sa mga pinsan ko, kami lahat. Yes, Pepe. Malungkot si Mami. Malungkot si Mami. Oo, oh, I love you too. I love you, thank you. Tama na ang kiss sa Mama. Naalat yan, luha ko yan. So, yun lang. Siguro maraming makakarelate na nawala ng mga sa buhay. Mahirap talaga, pero kailangan maging okay. Dahil na pag meron tayong anak, pamilya, ang dapat suportahan, kailangan natin maging okay. I love you too. At dahil sa nangyaring to, mga besi ko, may na-realize ako isang bagay na pag tumatanda ka na, nagkaroon ka ng anak, nakakalimutan ang maging priority ng magulang mo. Puro yung anak na lang. Parang ganun yung nakikita ko na sa ano ka, experience ko ah. Magiging priority na lang yung anak. Tapos yung anak, pag nagkaroon na ng anak, magiging priority ulit yung anak. Pero dapat bigyan natin ng panahon. Bebe, oo. Bebe, wait lang. Dapat bigyan natin ng panahon pa rin ang mga magulang natin na maging priority pa rin natin sila. Pag nawala sila sa buhay natin, ang hirap eh. Puro pagkisisi nilang na sana ganito, sana ganyan. Magbigay tayo ng oras. Again, you can bring back time. Still, syempre, nagpapasalamat ako sa mga nakilamay, mga kababata ako sa Tayuman. Syempre, napunta rin si Rob. Hindi naman na lahat na video eh, ganun. Nagkaroon lang ng happy moment kasi syempre nag-reunite si Harvey. Na alam niyo naman na nakariyam. Tsaka sila papi, sila anak niya, si Happy. Puro iyakan eh, ganun nangyari. So yun lang, nalabas ko lang. Nalabas ko na din naman na doon. Magbigay tayo ng oras sa magulang natin, sa mga taong nag-alaga sa atin kasi hindi mo alam kung makakabawi ka pa o hindi. Kung late na ba lahat, o pwede pa.